sa Erwin Tulfo Action Center ang ina ni Jang Lucero, ang carpool driver na natagpo ang tad-tad ng mahigit 50 saksak sa loob ng kanyang sasakyan sa Calamba, Laguna. Bukod sa panawagang hustisya, nananawagan din ang kanyang ina na huwag hayaang makatakas ang kasintahan ng kanyang anak matapos lumutang na posibleng sangkot ito sa krimen. Kung bakit, ito po ang aming exclusive report. Nananahimik daw ang pulis ukol sa investigasyon sa kaso ng anak na si Jang Lucero, ang carpool driver na natagpuang may 52 saksak sa Calamba, Laguna. Kaya naisipan na ni Nanay Angela na lumapit sa aming tanggapan. Kasi hanggang ngayon, wala pa akong lino na sa kaso doon. Kahit sino, hindi mo ka, ano, magulang. Sakit. Oo, hustisya talaga ang, ano po, na magkapag, ano sa, sinong pumatay sa kanya. Nanawagan naman ang nanay ni Jack ang na huwag hayaang makalabas sa bansa ang mga posibleng sangkot sa krimen, maging ang kasintahan ng anak na si Mea Amatorio. Lumutang kasi na posibleng may kinalaman ang kasintahan sa krimen. May nagsasabi sa akin, nagsusumbong sa akin na ano, sinasaktan siya sa likod. Sa akin lang, hindi pwedeng mawala siya kasi siya ang unang-unang imbestigahan bakit nangyari na pinatay ang anak ko. Nanawagan po ako na baka mamaya makalabas ng ibang bansa. Nanawagan po ako na iano siya sa paliparan na baka mamaya hindi natin alam na nakalipad na. Lumalabas sa isang social media post na ilang araw bago matagpo ang patay ang biktima, umamin daw ito na gusto na niya makipaghiwalay sa girlfriend. Nagpakita pa ito ng mga pasa, patunay na sinasaktan siya ng kasintahan. Pero sa eksklusibong panayam sa telepono sa girlfriend ng biktima, mariin itong itinanggi ang lahat ng naglalabas ang paratang laban sa kanya. Siyempre po, masakit sa akin kasi nandun yung nawalan ka na ng mahal sa buhay tapos ikaw pa yung na-actual na nagsasalan. Hindi ko po kayang saktan ng ganyan yung girlfriend ko. Yan po mga sinasabi nun sa mga conversation nila na sinasaktan ay hindi naman po totoo yun. Niya ang mga kumakalat sa social media na nagtatago na siya at balak niyang luwabas ng bansa. Kasi sinasabi ko nila nagtatago ako, hindi po totoo yun. Yung po ang may power to issue yung whole departure po
Magdidaya kang mayroong warrant of arrest. At legislature po ng Bureau of Immigration is to implement ang isang order ng isang korte. Kung mayroon tayo ng order na from korte, kagad-agad po natin isasama yan sa ating derogatory system para pag mag-attract siyang umalis at makita natin na may whole departure, siya po ay pagmamawalan at hindi natin pwede siyang paalitin. Yan po ang proseso na ginagawa ng Bureau of Immigration. Pero ngayon, sir, hindi po ba siya ma-question man lang kung sakasakali kung wala pang inilalabas ang korte na whole departure order, eh pag dumaan sa immigration ito at lumabas ng bansa, po pwede bang ma-hold po muna ito at matanong ng immigration officers dahil? So only the court, sir, na mag-uutos sa Bureau of Immigration na ipa-hold itong MIA na ito, pero hanggat wala pong utos ang korte, hindi ninyo kayang pigilan ang sino man na umalis, kahit na sinasabi ng kamag-anak o magulang ni Jiang na sabit yan sa pagpatay, kailangan ma-hold yan, baka tumakas na. Wala kayong kapangyarihan na ma-hold yan hanggat walang order ang korte. Tama po? Tama po. Wala po tayong kapangyarihan na i-hold in relation sa kanilang accusation. Ang may power lang tayo kung mapatunayan natin na possibility ang kanyang intention ay sabihin niya magtubo siya, pero ang kanyang purpose naman ay magtrabaho in relation to another mandate naman ng Bureau of Immigration. Pero kung yan ay patungkol sa akusasyon ng kanyang pamilya, wala pa tayong kapangyarihan na i-hold ang kanyang pag-alit dahil hindi pa napapatunayan. Alright, Sir Melvin, maraming salamat po, Melvin Mabulak, Acting Spokesperson ng Bureau of Immigration. Thank you po, Sir. Magandang umaga po sa inyo. Thank you.